Ito na mga kabasketball, mga Pinoy baller sa Japan maglalaban-laban para sa pinakabagong award ng Japan B-League. At PBA Commissioner Willie Martial isinisisi yung paghina ng PBA sa init ng araw at ekonomiya at marami pang iba. At Kai Soto, bakit nga ba hindi pa nagre-renew sa Yokohama B-Coursers at gaano kalaki yung chance niya na masungkit yung Rookie of the Year? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa pinakabagong balita ng Inquirer.net para nga sa PBA sa panulat ni Denison Ray Dalupang ay sinabi nga ni PBA Commissioner Willie Martial na alam nila yung reality, no? Nakikita nila yung pagkunti ng mga nanonood diyan sa kanilang venue sa mga PBA games. Sabi niya kasi nakaka-apekto raw yung venue saka yung mga match-up. Alam naman natin na kapag Barangay Ginebra yung naglalaro, mas marami yung nanonood as compared doon sa mga ibang independent teams or yung tinatawag nilang mga farm teams. Pero ipinagmalaki nito na malaki yung nagiging views nila sa television. So very good naman yun mga kabasketball. At sinasabi nga ng karamihan na napakalaki na ng lamang ng volleyball, no? Mapa amateur or mapa professional. Napakaraming nanonood doon sa mga venue. Napupuno nila yung Araneta. Napupuno nila yung MOA. Pero yung PBA, maliit na venue na lang, hindi pa mapuno. So yan yung mga pambabatikos na inaabot ngayon ng PBA. Pero ayon kay Commissioner Willie Martial, hindi siya gumagawa ng mga palusot. Pero sinabi niya, sa palagay niya, yung init ng araw, kasi nga summer, yung ekonomiya, saka yung pagkasawa, or paano ba ibig niya sabihin yan? Nagsasawa na ba yung mga tao sa PBA? Parang ganun ba? Ay malaking nakaka-apekto raw mga kabasketball diyan nga sa pagkonte ng mga nanonood sa PBA, especially sa venue. Gusto natin na mas lumakas pa yung PBA. Kaya lang, alam natin na hindi mangyayari yon kung hindi magkakaroon ng malaking pagbabago. So, puntahan naman natin mga kabasketball itong in-announce ng Japan B-League na magkakaroon na sila ng panibagong award dyan sa B-League Award Show 2023-24. Ang tawag nila dito mga kabasketball, Impressive Asia Player of the Year Award, kung saan mga Asian import yung kasali, no? So hindi kasali yung mga local players nila. At nung tiningnan ko mga kabasketball kung sino ba yung mga pwedeng manalo, pag sa individual performance, apat lang yung maglalaban. Si Kai Soto, si Matthew Wright, si Dirty Ravena at Keeper Ravena, kasi medyo magkakalapit. Sila yung mga may mga pinakamataas na stats ngayong season dyan nga sa Japan B-League. Pero komo kasama yung team performance dyan sa pagbabasehan. Siyempre, yung mga hindi nakapasok sa playoffs, medyo mababa yung chance na manalo. Ngayon mga kabasketball, naitanong ko sa isang eksperto dyan nga sa Japan B-League. Japanese to mga kabasketball, sabi niya, kasi tinanong ko kung gaano kalaki yung chance ni Kai na manalo ng Rookie of the Year ngayong season. Sabi niya, sa kaso ni Kai, komo galing nga siya sa injury doon sa panimula, no, ng paglalaro niya dyan sa Yokohama, medyo malabo daw na manalo siya ng Rookie of the Year. Kumbaga, mahirap para sa kanya. Na logically, totoo mga kabasketball, kasi nung mga panimula niya, maliit yung minutong nakukuha niya. Ngayon mga kabasketball, naitanong ko din yung tungkol sa, kasi nakita ko, no, yung mga players ng Hiroshima, meron na silang inilagay sa free agency. Meaning, di na nila ni-renew yung mga, especially yung mga imports, kasama na nga yung coach, no? Ngayon, nag-post sila, ni-renew na nila sila Yuki Kawamura, saka yung mga ibang local player. Hindi ako nagkakamali, 6-7 players na. Ngayon, ang tanong, bakit si Kai hindi pa nare-renew? So, ito yung sinabi niya mga kabasketball. Talagang alam niya yung nangyayari. Sabi niya, si Kai Soto raw kasi hiniram mula doon sa Hiroshima Dragonflies. Hiniram lang siya ng Yokohama. So, yung affiliation niya, yung may karapatan sa kanya, yung Hiroshima. So, komo yung Hiroshima ay nakikipaglaban pa dyan sa playoffs, siguro abot pa raw ng 2 to 3 weeks bago malaman natin kung ano yung magiging desisyon nitong Hiroshima. Pero ang gusto ko lang sabihin, syempre pwede naman kausapin yan
ng kampo ni Guy na i-release na siya, or yung ibang Japan B-League team na pag-usapan nila na kukunin na namin si Guy. Pwede naman yun, mga kabasketball. Depende sa pag-uusap nila. Napalagay niya raw, mga kabasketball, ay hindi na magre-renew etong ating pambatong si Kai Soto sa Yokohama next season. So palagay niya yan, ha? At naniniwala siya na maraming team sa Japan B-League ang mag-o-offer sa kanya. So ang tabayanan natin, mga kabasketball, syempre galing ito sa eksperto dyan sa Japan B-League. Hindi ito galing sa mga source na nasa kampo ni Kai. So hanggang dyan lang muna, mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.